Yan mga kabikers, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, saan man kayo sa sulok ng ating mundo. Shout out sa inyong lahat. Yan mga kabikers, ang isishare ko ngayong recipe, nagawa ko na to mga kabikers. Yung una ko nitong gawa, mayroon na siyang views na 8.4. Kaso nga lang mga kabikers, hindi ko talaga siya mapakita ng step by step kung paano siya ginagawa. Kasi minsan, hindi ko na ipapakita. Kaya ngayon mga kabikers, ito na yung last na video nito, ang lechon bread. Ito na yung pinakahuli. Kaya ang gagawin natin dito mga kabikers ay lalagyan na natin siya ng laman. Lalagyan natin siya ng taba ng baboy. Lalagyan na natin yung baboy natin ng taba, pati laman. Tsaka naglalagay na din tayo dito ng buto. Para kumpleto na siya. Yan mga kabikers, sana hindi kayo magsawa sa lechon baboy na to. Tsaka kung bago ka pa lang sa channel na to, hindi ka nagkamali ng pinuntahan kabikers kasi tataba ka talaga dito kasi marami ditong lechon baboy. Yan, hanggang dito na lang mga kabikers. Umpisahan na natin yung paggawa natin uli ng ating lechon bread. Gagawin to natin ng step by step kasi magde-December na rin. Marami kasing gumagawa ng ganito. At least, may idea na kayo kung paano siya lalagyan ng palaman, kung paano siya lalagyan ng taba at saka buto at saka dila. Yan mga kabikers, kumpleto na to kasi ito na yung panghuli niyang episode. Umpisahan na natin yung ating video baka humaba pa tong video natin. Ayan mga kabikers, ayan ang ingredients natin sa ating paggawa ng lechon bread. Meron tayo isang kilong first class, ayan. Tapos meron tayo asukal 200 grams. Meron tayong ibap, kalahating baso. Saka tubig, 3/4 baso. Saka mayroon tayo 50 grams na milk powder. At saka sa buto naman, gagamit tayo ng hotdog. Ito yung jumbo. At saka yung magiging laman naman niya, gumamit tayo ng ham. Yan, tatlong piraso. Gagamit din tayo ng cheese. Yan mga bakers. At saka gagamit din tayo ng asin. Yan. At saka dry yeast. Meron din tayo ditong palaman. Optional lang yan kung maglalagay kayo. Yan mga kabakers, pagsama-samahin muna natin yung ating mga ingredients. Ito pa pala mga kabakers, lard o margarine. 50 grams. Yan yung asukal, ilagay na natin. Lagay na din natin yung ating milk powder. Sama-samahin na natin yan. Saka yung ibap natin. Tubig. Dry yeast. Mga 3/4 sa kutsara. Asin, 10 grams. Lagyan natin yung ating margarine. Lagay din tayo ng vanilya, isang takip. Yan lang mga kabakers, masahin na natin. Yan na pala, masa na natin to. Yan na mga kabakers, roller na natin para maumpisahan na natin yung ating paglagay na ating mga palaman. Yan mga kabakers, tapos na.
Titimbangin natin kung ilang kilo yung abutin yung lechon natin. Yan. Lagyan muna natin ng pampadunas yung lechon natin kasi dumidikit. Payat kasi ito yung lechon nila. Yan, may taba na. At timbangin natin kung ilan na abutin ng lechon natin, baka lugi. Malaki-laki dyan, mga bakers. Yan, mga 1,000 grams lang tayo, mga kabakers. Bawasan natin. Yan, timbangin muna natin. 1,000 lang ang kailangan natin. Yan, mga kabakers, mayroon na tayo 1,000 grams. Malaki na itong mga kabakers kasi ito na yung panghuling content natin sa ating lechon. Kaya linakihan na natin. Saka kukumpletuhin na natin to, baka ito na yung magpayaman sa akin. Yan mga kabakers. Ito na yung magiging katawan niya mga kabakers, pero magtitimbang pa rin tayo ng dalawang 150. Ayan. Saan ito lang tayo sa 1,000, bawasan lang natin siya ng dalawang 200. Yan. Tapos ito na yung ano niya, katawan mga kabakers. Dito tayo maglalagay ng palaman. Nahin muna natin yung ating mga palaman. Yan mga kabakers, ganunin lang natin to. Tapos, maglagay tayo ng cheese. Cut lang natin yung cheese ng palapad, mga kabakers. Ganyan. Yan, dalawa. Yan. Tapos, ilalagay natin yung hotdog sa gitna. Ito yung magiging ano niya, buto. Ayan siya, ngayon iro-roll lang natin siya. Mas maganda dito, ganun. Ayan, iro-roll natin siya ng pag-anon. Ayan. Ayan siya mga kabakers. Tapos, ito naman. Roll din natin to siya. Ayan. Lapad-laparan na natin ito. Ito yung pinakabuto niya. Dito naman tayo maglalagay ngayon ng pinakataba niya. Yung cheese mga kabakers, kahit anong cheese ilagay nyo, pwede. Ayan, tapos maglalagay na tayo dito ng yan, ham. Yan, dalawa lang muna. Tapos, i-roll din natin to siya. Pag ganun. Para magkaroon na siya ng laman sa loob. Yan na siya mga kabakers. Yan. Tayo mga kabakers. Ganun lang natin to siya. Yan. Ilagay na lang din natin to sa may likod. Yan. Yung cheese. Tapos ilagay na natin to siya.
Yan. Yan, ganun lang mga kabakers. Papalsahin muna natin to siya para malagyan na natin siya ng mga pa. Balikan na natin. Ayan na mga kabakers, medyo alsa na siya. Ngayon, maglalagay na tayo ng kanyang mga paa, saka yung buntot niya, pati yung dito sa may ulo. Sana nasusundan nyo mga kabakers yung ginagawa natin, ano? Yan, ganito lang mga kabakers, no? Ganituhan mo lang yan, dalawang, yan nga, no? Tapos, ipapaganon mo lang siya. Ayan. Tapos, dito sa unahan, ganon din mga kabakers. Gaganonan mo lang siya ng dalawang bisis. Ayan. Tapos, papailalim mo naman siya, ganon. Ayan. Ito yung magiging ulo natin. Maya, anuhan natin to siya. Guguntingan, tapos lalagyan natin siya ng kanyang dila. Yan mga kabakers, mamaya ulit mga kabakers, papansahin din natin siya konti para ano. Ganun talaga yung paggawa nito mga kabakers, maano siya, kailangan niya ng effort konti. Kailangan niya papansahin muna. Yan, pansahin muna natin siya konti mga kabakers bago natin siya balikan. Ayan mga kabakers, umalsa na siya. Kaya ngayon ang gagawin natin ay gugupitin na natin to. Ayan. Ayan, gupitin natin yan. Ayan mga kabakers, para na siyang buhaya. Ayan o, para ng buhaya. Para ng silulong. Ayan o, para ng buhaya mga kabakers. Buhaya pala itong ginagawa natin mga kabakers. Ngayon, susungal-ngalan natin siya doon sa ilalim para yan. Ganun. Kutsilyo yung buhaya natin. Tapos, lalagay natin yung hotdog. Yan mga kabakers, yung hotdog lalagay natin doon. Yan, para na siyang crocodile. Okay mga kabakers, joke lang, ayusin natin yan mamaya para magmukha siyang baboy. Ayan o, wala na siyang crocodile. Lang, ayusin natin yan mga kabakers mamaya. Mamaya pa yan makikita yung purma natin. Gawa tayo ng buntot, ganun lang. Ayan. Tapos ikot, pag ganun. O, oh, diba? May buntot na. Yan. Buntot nito, baboy. Tapos yung ulo, crocodile. Yan. Silulong. Yan, mga kabakers. Hindi pa yung tapos. Ayusin pa natin yan. Ano na, mga kabakers. Ayusin na naman natin kuli yung ating baboy. Mukhang buhaya. Yan. Lagyan na natin ng mga gilagi dito sa taas. Yan siya, mga kabakers. O. Oh. Para ngumanga konti. Yan. Kanganga na siya. Ay, maglalagay na tayo ng mata. Ganito lang mga kabakers, paglagay nito ng mata. Guguntingan nyo lang dito banda. Yan. Lagyan natin ng pula na mata. Bawo, parang sa tanas. Yan na mga kabakers, pula na yung mata, walang nag-satanas. Design lang naman to, kunwari lang naman, kaya wala tayong ibang mano, kaya pula, linagay natin. Yan. Para na siyang dragon. Yan mga kabakers, pag naglagay na tayo nito ng tainga, yan na yun sa lalabas yung ano, yung baboy.
Pero ngayon hindi pa siya lumalabas, parang ano pa siya, parang parang dragon, parang buaya, parang si Lolong. Ano? Ah. Kapalodo mga kabikers. Sa ayusin na natin to, tanggalin na natin tong mga mata niya na pula. Yan. Lalagay na tayo ng mata, resins mga kabikers. Yan, resins na gamitin natin para magmukhang mata na siya. Ayan. Tapos ito, lakihan na natin to. Ayan mga kabikers. Tapos dito sa ano, nguso. Butasan natin yung nguso. Ayan. Tapos lagyan natin ng resins. Ayan mga kabikers, para kunwari butas. Tapos yung dila niya, yung ano, pula. Yan yung uso niya mga kabakers, oh. Meron siyang dila. Dagdagan natin to kasi ano, lumalaglag. Ayan, pwede na yun siya mga kabikers. Ayusin na lang natin to pag nasalang na. Habain lang natin konti yung ano niya. Ayan. Ayan, banyahan na natin siya. Yung pambanya natin, meron tayong ibap tapos isang igyok. Luluin lang natin mga kabikers. Yan mga kabikers, ganito lang yung pagpapakula nito para pumula siya. Yan na siya mga kabikers. Yan na, meron na siyang kulango. What? What the f- Salang na natin to mga kabikers, para maluto na to. Yan. After 10 minutes lalabas natin to, tapos ayos. Yan mga kabikers, after 10 minutes kukunin natin siya. Ito yung pinaka-importanting part mga kabikers sa paggawa ng lechon bread. Ayan mga kabikers, oh. Kung makikita mo, wala na siya sa purma mga kabikers. Yung tainga niya, pati yung uso na wala na sa purma. Kaya ito yung pinaka-importante mga kabikers na part. Nakukunin mo siya kasi pupurmahin mo siya uli. Kasi yung mga ginawa natin kanina, baliwala yun siya. Kasi pag umalsa na yung tinapay, mawawala na yung purma niya. Ngayon, pag luto na siya konti, hanguin mo para purmahin mo siya uli. Yan mga kabikers. Pupurmahin natin siya uli.
Ito ang pinaka-importante. Kung gusto mong maporma siya, kailangan puporma. Pag nahango mo siya uli, pupormahin mo. Yan, naporma na siya uli, mga kabikers. Yan, hanggang kaluto, yan na yung porma niya. Mga kabakers, naluto na yung ating lechon. Ayan o. Ang apoy pala nito mga kabakers, 200. Tapos sinalang natin siya ng mga 30 minutes. Yan mga kabakers, makapansin nyo, parang ano siya, parang dry. Ngayon, pag ganito mga kabakers, kung gusto nyo na pakintabin siya, maggawa lang kayo ng caramelized asukal. Tunawin nyo lang, tapos yung caramelize na siya, punas nyo lang siya dito para kikintab siya. Pwede rin condense mga kabakers, condense yung ipunas nyo dito sa ibabaw. Yan mga kabakers, mayroon na akong nagawang caramelize, kaya kukunin ko lang. Yan na mga kabakers, ito yung caramelize natin na sokal. Ngayon ipupunas natin siya dyan. Kayo na lang bahala kung anong kadami yung gagawin yung caramelize. Ito, mga ano lang siguro to, 50 grams na ano, sukal, tapos 1/4 cup na ano, tubig. Tapos pinakulo pa lang hanggang ganyan na lang matira, konti. Yan, punasan na natin siya para kumintab. Yan na mga kabikers, kumikintab na siya. Ngayon mga kabikers, yung excited nito tingnan yung loob kasi maraming laman yung loob nito. So, ayan na siya mga kabakers. Ayan na, kumintab na siya. Ayan na mga kabakers. Ito na yung finished product natin ng ating lechon bread. Ayan o yung dila niya sa ilalim. Ayan. Ayan na mga kabakers. Ayan mga kabakers. Kung nakaabot ka dito hanggang dito yung video ko, maraming maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa channel ko mga kabakers, subscribe mo na ako and click the notification bell para updated ka pa sa mga video natin gagawin. Ayan mga kabakers. Titingnan natin yung loob niya kung ano yung itsura. Ayan. Mainit pa kayo siya mga kabakers. Papalamigin muna natin. Doon ko na lang sa pinakauna ilalagay. Doon ko na lang ilalagay yung papakita kung ano yung itsura ng loob niya. Ayan. Hanggang dito lang muna tayo mga kabakers. Maraming salamat. Shout out pala sa inyong lahat. Thank you very much.